Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Tonyo. Mas kilala ako sa barangay namin bilang si Tonyong Bituka. Isa akong sidecar vendor at nagbebenta ako ng iba't ibang klase ng mga ihaw-ihaw dito sa amin. Naman ako pa itong trabahong ito sa aking tatay Rico. Hindi ito yung pinakamalinis na trabaho sa balat ng lupa, pero at least marangal ang pinagkukunan ko ng pera. Saka hindi biro ha, ang magbenta ng ihaw-ihaw. Gabi-gabi akong naglilinis ng mga laman loob, nag-iipon ng dugo para sa paborito niyong Betamax kung tawagin. Minsan nga lang ilang oras na lang akong nakakatulog para lang maiayos ang mga paninda ko. Popoy at Bea, magkapera na o kaparehas na nga ng pagod ko ang pag-aayos ng paninda. Madalas napapasma na ako araw-araw kasi lagi akong nakaharap sa init ng baga. Hindi naman kasi uubra na hindi ako maglilinis pagkatapos kong mausukan, hindi ba? Mahirap ang trabaho ko eh. Pero lagi naman akong may naiuuwing pera sa pamilya ko. Uy, pero wala pa akong asawa, Popoy at Bea. Single to. Never been kissed and never been touched. Hindi ako yung tipo ng maraming babaeng pinupormahan. Yung ibang tropa ko dyan, ganyan ang gawain eh. Pero ibain nyo ako, uy. Naghihintay ako na dumating ang babaeng talaga namang para sa akin. Popoy at Bea, dito na nga papasok sa eksena ang babaeng sa loob-loob ko ay itinakda. Siya si Shara. Nako Popoy at Bea, kay ganda talaga na itong si Shara. Makinis, maputi, at higit sa lahat, kaibig-ibig talaga. Hawig nga sila ni DJ Bea eh. Kaya medyo nakakarasyan ko rin po siya. Pero syempre, kay Shara lang ang puso ko. Pasensya ka na, DJ Bea, sa konting pagkumpara. Mas love ko lang talaga itong si Shara. So ayun na nga, dayo lang talaga itong si Shara dito sa lugar namin. Nangungupahan sa isa sa mga apartment na malapit. Lagi kaming nagkikita kasi sa tuwing humihinto ako sa malapit sa kanila, lagi rin siyang bumibili sa akin. Suki talaga kung suki. Popoy at Bea, unang kita ko pa lamang kay Shara ay alam na alam ko. Unang sulyap ko pa lang sa mga mata niyang malalim kung makatitig siguradong sigurado na ako. Sa hinaba-haba ng panahon na lagi akong mag-isa ay eto na talaga ang pagkakataon. Tonyo is lonely no more. Lahat ng dasal ko unti-unting dininig ng nasa itaas. Sa hinaba-haba ng tinutuhog kong isaw sa araw-araw, sa pag-ibig din, ang bagsak namin. Ngayon lang ako naging sure na sure sa isang bagay, Popoy at Bea. Si Shara na talaga ang nakatadhana ng babae para sa akin. Lahat ng bagay ay gagawin ko kasi sigurado ako na sa dulo nito, si Shara na ang aking baby girl. Sa'yo nakatingin, pero di mo lang pansin pag pinag-
lang kawala, tumbak talaga. Sana nga hindi mawala, pagkat ako'y nabihag na. Pag sinabing alaga, ikaw na ka talaga, lahat na sa'yo na nga. Oh baby girl, ang ganda sa paningin. Sana ako'y mahalin, hindi hindi bibiguin. Baby girl, ilalayo ka na sa dilim. Magsa hindi na isipin, tapos na pag-ibig ko ay dalim. Gustong gusto ko nang umamin sa damdamin ko, nang kakalula na sa lalim. Gusto nga kitang ipakilala na sa amin. Di ko lang alam kung paano ko sasabihin. Gustong gusto ko nang umamin sa damdamin ko, nakakalula na sa lalim. Gusto nga kitang ipakilala na sa amin. Di ko lang alam kung paano ko sasabihin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 20 minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, naksama si Bim, kundong babae talaga. Ganda raw eh. Ang ganda ni Shara, may hawig kay DJ Bea. O, yan ang pagkakadescribe sa atin ni Tonyo. Pero sorry ka, Bea. Mas maganda raw si Shara kaysa sa'yo. Sabi ni Tonyo, sige, depensa mo sarili mo kahit wala kang mikropono. O, kung gusto mo, i-text mo na lang yung mga reklamo mo. Opoy. Una sa lahat, ang sabi ni Tonyo, hindi niya sinabing mas maganda. Sinabi niya hawig ko, pero mas mahal lang talaga niya. Ah, mas si mahal. Shara. Okay, so para klaro lang, kung, pero ngayon kung mas mahal si Shara, you look cheap. Mamahalin yun eh. Ikaw cheap. Ganun, mas mumurahin. Umpisahan. Ha? Kasi baka gusto mong murahin. Ha? Okay, okay. Hello? Bea? Ano yun? Charot lang. Hindi, nung nagsalita ka, bumagsak yung ulan dito sa amin. Laki ng patak, ha? Oo, parusa yan sa'yo sa pang-asar mo sa amin. Anyway. Asa na ba ako? Pwedeng pagsalitain mo na ako. Ngayon pa lang sinasabi ko na pwede, ang ganda-ganda ng ano, ang tawag dito, I love the taste of etong si Tonyo, dahil sinabi niya kahawigan ko, di ba? Napaka-bongga. At alam mo, Popoy, alam mo, Popoy, saan ako natutuwa dito kay ano, kay Tonyo. Kasi usually, di ba, yung mga nare-receive natin mga letters, sila yung talaga naghahanap ng love and everything. Mm-hmm. Nakakatawa na etong kay Tonyo, chill lang siya. Sa akin na, chill lang siya when it comes to love life. Hindi siya yung katulad, sabi niya, ng mga tropa niya, yung mga tropa niya talaga nag-hunt. Di ba? Nag-hunt talaga ng pwede mga jowain o pwede ng jowa o mga jojowain, yung mga ganyan. Pero siya, chill lang siya. Naniniwala siya na, alam mo, hanap buhay lang ako dito. Anong pa naman darating din yung para sa akin at eto na nga, dumating nga ang isang Shara. At tama, di ba? Sa ending ng first part, naging sila na. No? Parang ano eh, parang may ganun na nga pinapalabas itong si ano eh. Sabi niya kasi, lahat ng bagay gagawin ko kasi sure ako na sa dulo si Shara na ang aking bebe girl. Oh, oh. Bebe saka, girl ha? Yun ang sabi ha, bebe girl. Oh, at saka Tonyo is lonely no more. Oo, oh, diba? May pagano'n-ganon. Lahat daw ng dinasal niya, unti-unting dinilig ng nasa taas. So ibig sabihin, naging sila na nga. Alam mo, hindi ko pa first part. Oh. Pwede rin kasi Bea na minsan tayo kasi pagka pumuporma, na-inspire tayo.
Oh, yun. Di ba? Na-inspire tayo, nagiging masaya tayo. So, you are lonely no more, lalo na kapag yung type na type natin na tao, kahit pa paano nakakausap mo. Kahit pa paano natutuwa siya sa produkto mo, binabayaran ka pa. Di ba? Hindi ka required naman libre. Kasi kapag ano mo na yan, kapag jowa mo na, requirement yan eh, na kailangan libre mo naman. Diba? Unless magpapakain siya sa iba, eh teka, kahit 50-50 tayo, diba? Balik puhunan na lang, gano'n. Kumbaga masaya si Tonyo, biruin mo, nakakaano na, napapasaya na siya nitong taong ito, libre yun, tapos binibilhan pa siya, binabayaran siya. Iba! Iba yung saya. Kasi pero, suki eh. Mm. Pero Popoy, sa umpisa yun, nung nagbe-build sila ng friendship, pero naman, ano, Tonyo, hindi ba parang, di ba, bilang gusto mo na siya, at ano ba, nililigawan mo na ba, balak mo bang ligawan, baka naman either pwedeng makahingi ng discount, o ilibre mo na, ano ba, isa, dalawa, tatlong stick ng isaw na yan, di ba? Kasi syempre, nakakahiya naman, nililigawan mo, gusto mo, tapos pinagbabayad mo, parang, uy, type kita, pero business is business, ha? Hiwalay ko sa hindi, personal na buhay, ha? Alam mo, business is business, Bea. Huwag kayong ano, kayong mga babae, huwag kayong ganyan. Business is business. Kumbaga, nandito ko, napaparada ako. O, alam mo naman, type kita, eh. Pero magbayad ka. Hindi pa naman tayo, eh. Ha? Tsaka na, pag tayo na. Ganun yun. Uy, grabe naman yun. Wala bang discount? O kaya sige, bili ka ng dalawa, libre ko na yung pangatlo. Wala bang ganon? Naku, sa mahal ng mga bilihin ngayon, magaganyan ka pa. Iba ako manligaw, bulaklak ang binibigay ko. Hindi naman ito mga ihaw-ihaw ko. Sabi nga ni Tonyo, halos mapasma siya. Di ba, halos mapasma siya. Pero alam mo, isa yan sa mga pinakamahihirap na trabaho, ha? Yung mga yung nasa harap ka ng ihawan, di ba? Ang dami mga nag-iihaw ngayon. Hello po sa inyo sa lahat ng mga... Hindi ko alam kung anong oras kayo naliligo. Kasi usually yung iba, before work, syempre maliligo. Pero yung after work, syempre nadumihan ka na, pinawisan ka na, kahit nga umuulan, mainit dyan sa trabaho nyo, no? Ayan, pero sabi nga ng syempre huwag kang maliligo kasi pagod na pagod talaga yung katawan mo, nainitan, pasma ang kalaban. Nako. Uy, pero pero hindi, feeling ko maliligo. Pero pahinga muna bago maligo. Pahinga muna. Mahaba-habang pahinga. Patanggal muna yung, kasi diba syempre mainit, diba? Tanggalin mo muna yung init sa buong katawan mo, as in wala ka muna nang patuyo ka ng pawis and everything. Siguro 2-3 hours after nung last mong ihaw, ayun, saka tayo maligo ng bonggang-bongga. Kasi Popoy, ang jirapay naman, maligo tapos may isaw ka, baka mamaya dagaing ka pa nung wala sa oras, diba? Yeah, mahirap matulog. Yung, ano, tapos ganun ka. Pwede nga, idlip-idlip lang. Ayan, upo-upo ka muna dyan. Pero kasi, Bea, naranasan ko, yung hirap nga talaga, no? Yung, hindi naman sa ihawan ng mga ganyan. Ano yung nagputo-bungbong? Ayan, sa mga puto-bungbong. Ayun, magpapasko, ganyan na naman. Puto-bungbong, yung mga, nako, nasa baga yan. Tapos pagka naligo ka, sinubukan ko nun, tigas ng ulo ko, iligo ako. Nagpawis yung kamay ko, yung, tapos sumama pakiramdam ko. Sumama talaga. Kaya walang masama sa pakikinig na magpahinga muna bago maligo. Kahit nga pagpa-planche. Pagka namalansya ka tapos naligo ka, tingnan mo. Sasama pakiramdam mo. Di ba? Hindi maganda. Mapapasma raw. Pero sana nga itong mga hirap ni Tonyo, wag naman na mapasama. Ayan, mapasma. Oo. Talagang diba? Hirap ni Popoy. Andyan na rin eh. Teka lang ha, itong si Riven, tuhugin mo na Tonyo, baka tuhugin pa ng iba. Si Paul Santos naman, tuhugin mo din Tonyo, gusto pala ng libre. Hoy, kayong dalawa, tigil-tigilan nyo yung mga joke-joke na tuhog-tuhog na mga ganyan. Kayo ang pagtutuhugin ko dyan ha. Kaya nyo ha, ayoko na mga ganyan ha, babangko kayo. Tama si Rennie Boy, sabi niya pahinga muna bago maligo, yan ang mga sabi ng mga nakakatanda. Saan pa? Business is business talaga. Agree si Junel Ponce. Walang libre-libre. Wala mo na libre-libre. Oo, business is business. Paano ako makakaipon ng panligaw ko sa'yo? Kinuha mo na. Diba? Tapos hindi pa sigurado yung investment ko sa'yo. Hindi pa pwedeng ganun. Grabe naman yun. Sige. Anto sinasabi ni Marvin, baba ng standard mo, Tonyo.
Anong point mo, Marvin? Paki-chika nga. Makoy, paki-handa yung ban button. Oo, depende sa sagot ni Marvin. Paki- Pinag-explain mo, tapos nako. Oh, ayan, si John Raymond Labatete. Sabi niya, chillax lang. Chillax lang. Sabi ni... Chillax ka lang daw, Bea. Lagot ka kay John Labatete. Talagang... Ako pa talaga. Hindi, joke. San pa? San pa yung mga matitanong comment? Ay, teka, mag-shoutout muna ako, Popoy. Kay John Paolo Darello. Pinapa-shoutout niya sa Lucena City Mohandisin Aircon Installation Office. Nakikinig sa atin dyan sa Lucena City. Hello po! Thank you so much! Thank you so very much! Hello po, boy! Si Jemari Ben Beltran. Hihirit muna ako bago ang flight later pauwi ng Pinas after 4 years! Aba! Ay, hindi pa nga! Ito yung ano pinatang natin last time na Jujue dito sa Pinas after 4 years. Yan ba yung sa Israel, ikaw, Jemari Bell, or somewhere in Europe? Pachika nga ulit. Nasa ano yata to? If I'm not mistaken, nasa ibang bansa siya. Nasa ano? Nasa ba? Nasa Norway? Ganyan? Nasa... Hindi ko Israel. Ito sa... yung sa Israel. Hindi siya yon. Greece! Nasa? Greece. Nasa Greece! O yun, nasa Greece yan. Correct! Kasi tinanong natin eh, ikaw ba ay lilipad papuntang Greece o lilipad papuntang Pinas galing Greece? Yan yun. Greece, o yun. Yeah. Okay. Ano pa, Popoy? Wala yeah, na. Oli ka na. Go na tayo sa second part. So far, wala namang sustansya ang mga komento dito. Wala silang sustansya. Hindi, tingnan natin sa second part kung tayo ba e pakikiligin lang nito ni Tonyo o baka naman mamaya po kay alam mo na kaya napasulat kasi nagkaroon ng aberya o di naman kaya problema, di ba? Yeah. Oo, kasi baka kuha nga ng kuha, lagi nga bumibili itong si Shara kay Tonyo, pero kasi ang tunay na bumibili nagbabayad. 'Di ba? 'Yun ang bumibili. Bumibili pero nagbabayad. Pero kapag ka kumukuha lang ng kanyang paninda, nanghihingi lang 'yun. Tapos hindi nagbabayad. Magkaiba 'yun. There's a difference. Okay, kaya malaman natin dito na bulag ba si Tonyo ng kagandahan nitong si Shara at magsusumbong sa atin para makapaningin lang o talagang in love siya at gagawa siya ng mga hakbang para ligawan na nga itong si Shara na may hawig daw kay DJ Bea. Apo, maganda. Maganda ang standards nitong si Tonyo. Diba? Yan. So yun ba ang ibig sabihin ni Marvin kanina? Na ang baba ng standards ni Tonyo? Yun kaya? Yun kaya? Mababa. Sumagot na ba si Marvin sa tanong? Mababa ng standards. Sumagot na ba si Marvin DJ Bea. DJ Bea lang ang standards mo. Marvin, ha? Gawa. Marvin? Ayan, kaya naman. Halika na, samahan niyo po kami sa oras nating 32 minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ang binabaskill pa rin for today's video, gorgeous video. Popoy at Bea, syempre hindi naging madali ang panliligaw ko kay Shara. Unang-una sa lahat, kailangan ko munang sabihin kay Shara na liligawan ko siya. Kahit ilang isaw pa ang ilibre ko sa kanya sa tuwing tatambay siya sa sidecar ko, mababaliwala kung hindi naman niya malalaman na nanliligaw na pala ako. Ang sabi nga ng tropa ko, kung gagawa daw ako ng aksyon, gawin ko na.
Tatandaan ko raw na kung ako ay interesado kay Shara, malamang ay may iba ring interesado sa kanya. Aba, akalain yung tama yung tropa ko na yun, Popoy at Bea. Parang araw-araw ko yata nakikita si Shara na hinahatid ng iba't ibang lalaki. Pag tumatambay si Shara, ang sinasabi niya sa akin, mga kaopisina lang daw niya yun. Hindi ako basta-basta nag-good time ng ganun-ganun. Ako pa ba? Walang lalaki ang magtsatsaga na maghahatid-hatid tapos walang motibo sa isang babae. Sinasabi ko sa inyo, mga manliligaw yon, sure na sure ako. At dahil nga doon, ay gumawa na ako ng the moves kay Shara. Pagkatapos ng malupitang gupit mula sa paborito kong barbero, pinaghandaan ko ang susunod na pagkikita namin ni Shara. Opo at Bea, hindi pa nga nakakalapit ng gusto si Shara sa sidecar ko, inilabas ko na agad ang alas ko. Isang bouquet ng bulaklak na matagal kong pinag-ipunan. Actually, pinagalitan pa nga ako ng nanay ko kasi ang laki daw ng gastos ko sa bulaklak pa lang. Siyempre, hindi lang sa bulaklak natatapos ang lahat. Pinaghanda ko rin ang malupitang isaw at kung ano-anong mga tuhog-tuhog para matuhog ko na nga ng tuluyan ang puso ni Shara. So ayun na nga, hinanda ko na ang lahat ng bagong ihaw na mga isaw. Pero syempre, naligo muna ako. Hirap namang amoy usok ako tapos amoy lamang loob pa, hindi ba? Naharap sa panliligaw. Popoy at Bea, nagbaon din ako ng mga galawang popoy para kay Shara. Ang dami kong baong mga jokes. Sabi kasi nila, the way to a baby girl's heart is through her laughter daw. Kaya, G ako dun. Ang kaso nga lang, Popoy at Bea, pagdating na pagdating ko sa bahay nila Shara, iba ang inabutan ko. Kesa ang future, kasi ang future baby girl ko ang nakita ko, may kasama pa siyang iba. May kalaplapan ang baby girl ko. Gulat ako eh. Lalapit sana ako kaso natigilan ako kasi may pa-tight hug pa bago umalis ng tuluyan yung lalaki. Ay, Popoy at Bea, kesa baby girl ang nakuha ko, naging sad boy na lang tuloy ako. Mabagal ba yung naging pag-approach ko? Minaliit ko ba yung mga lalaking umaali-aligid at pahatid-hatid kay Shara? Ano kaya ang pwede kong ginawa para nagwagi ako kahit papano? Send help naman po. Hurt na ang puso ni Sad Boy nang dahil kay Bebe Girl. Lubos na gumagalang, Tonyong Sad Boy.
puso ko. Tabi-tabi po may masasaktan pa. Kapilang ng tatuya na pinagkita. Kahit gano'n pa kataka, ako'y maghihinta. Para lang sa'yo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Pamilya, oras na natin. It's 41 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Ay, nako. Yan na nga po ang nangyari. Kaya Kuya Mong Tonyo, na halos napagalitan pa talaga ng nanay. Ano? Kasi hindi naman kaya biro ang presyo ng bulaklak ngayon. Nag-prepare-prepare ka. Tapos maabutan mo sa bahay. May kalaplapan eh. May kalaplapan na eh. Yun yung pagkakadescribe eh. Diba? Ibig sabihin, hindi lang basta kiss yun eh. May kalaplapan. Okay, let me make one thing clear. Okay? You didn't lose the fight because you're a loser. You didn't lose the fight because... No, you're not a loser. They are just announced as the winner. hindi ang sinasabi ko rito, hindi ka naman siguro mabagal, Tonyo. Di ba? Hindi ka naman siguro mabagal. Yung kasi yung tinatanong niya eh. Yung tinatanong niya, hindi ka mabagal. Mabilis lang sila. Mabilis lang yung ibang mga manliligaw nitong si Shara. Di ba? Pero may sarili-sarili naman kasi tayong style, Tonyo. Eh. It's just that, maybe matagal na rin talaga na manliligaw ni Shara yun. Diba? Ikaw naghanda. Sila, malamang matagal na rin nilang pinaghandaan yun. We don't know. Or talagang yun na rin yung type ni Shara. Eh, alam mo naman ang mga babae, minsan, lalo na kapag ka nagkikita lang naman kayo, hindi naman talaga kayo friends. Diba? Tapos tinanong mo, Bea, boyfriend mo ba yun? Ay, hindi. Mga kasama ko lang, mga ka-office mate ko lang yan. Kumbaga kasi, sino ka ba para sabihin ko na boyfriend ko na yon o maliligaw ko na yon, di ba? Hindi naman tayo ganun ka-close. Suki kita o suki mo ako sa mga paninda mo. Pero para sabihin sa'yo yung mga totoo, mga bagay-bagay tungkol sa akin, I don't owe you that explanation. Di ba? Kaya siguro medyo na-misread mo yung room, Tonyo. Oo, alam mo, tama ka dun po, Poy, no? Na parang naano ko din na nung nakita niya kasi si Shara, parang na-lock in na yung kanyang attention, yung goal niya na, oh my God, eto na yung forever ko. Pero ikaw lang pala ang nag-iisip ng ganun. So, ang maganda dito is, lalo na sa mga in love dyan, na dun sa taong hindi mo naman talaga ka-close, no? Nakakausap mo lang kapag ka pumupunta sa'yo, may bibilhin sa'yo, or alam mo, by chance, ganyan. Hello lang. Bati. Reality check po tayo. Reality check, ha? Kasi minsan po,
Singapore, yung mga in love, parang gumagawa na sila ng ano nila, di ba? Sariling reality. Na kung tawagin na fantasy. Imagine, gumagawa na sila ng parang ano nila, imagination ng future nila for together, mm-hmm. di ba? Parang nag-aano na siya na, oh my God, siya na talaga yung gusto ko, magiging kami na talaga. Kasi tingnan mo, dun sa first part, di ba, na-confuse tayo. Parang, wait, sila na ba? Kasi parang may mga pangakuan na si Tonyo sa sarili niya. May pagtagasa ba to na forever na sila ni Shara. Ikaw nga, di ba, iniisip mo, naging sila na eh. Di ba, sila na. Kasi lonely no more. Eh yun naman pala, si Tonyo lang kasi talaga yung parang alam mo na sa happy bubble niya. Pero hindi niya talaga kilala ng lubusan etong si Shara. Kasi nga, tama yung sinabi ni Popoy, hindi naman binanggit ni Tonyo na super BFF sila. Kasi kung super BFF sila, aba ikukwento, ichichika ni Shara kung sino-sino yung mga naghahatid sa kanya. At saka, ang tawag dito, okay lang kay Shara na makita ni Tonyo yung mga naghahatid-hatid sa kanya. Kasi nga, alam mo, nandiyan lang si Tonyo, di ba? Nagkataon nandiyan lang. Pero hindi talaga sila like super close-close. Kaya ngayon, Tonyo, dun sa tanong mo na, ano tawag dito, mabagal ba yung naging approach mo? Tonyo, hindi ka lang kasi talaga aware sa mga nangyayari pa sa buhay ni Shara. You were just taking your own time, your own pace, at your own, you know, point of view, perspective. Nagkataon lang talaga na, alam mo yon, meron pala talagang ibang ina-entertain si Sarah. At kayo mga kamarkada, huwag niyo sanang masamain yung nakita nito ni Tonyo na may kahalikan whatsoever. Meron pa nagsabi dito, ay nako Tonyo, she's not worth it. Porkit may kahalikan, hindi she's naman. Not worth it na. Eh kilala mo yung tao, malay mo mag-jowa na nga talaga sila. Oo. Tsaka Bea, malay mo yung araw na yon. Yung araw na yon sinagot yung lalaking kasama niya noon, kahalikan niya na inabutan ni Tonyo. 'Di ba? Malay mo naman, tapos sasabihin mo, "Ay, nako, mababang klase siya ng babae." What? Hindi natin alam kung ano ang kwento, 'di ba? Hindi naman. Wala nang sinabi si Tonyo eh, 'di ba? Na ganun, kumaga na hurt siya dahil meron nang nauna. 'Di ba? The thing here is meron nang nauna sa kanya, meron nang kahalikan, na ibig sabihin may tinanggap na sa puso niya itong si Shara. Ang tinatanong lang sa atin ni Tonyo, naging mabagal ba ako? Kasi pinapayuhan siya eh ng mga kaibigan niya, kumbaga para napaka-aggressive kasi alam niyo sa paniligaw magkakaiba kasi ang style. 'Di ba? Meron yung agresibo sa paniligaw, meron din naman yung take your time lang, 'di ba? Dahan-dahan for whatever reason. 'Di ba? Meron kasi yung alam niyo, merong mga lalaki, ako hindi ko inaano Bea yung sarili ko doon sa aggressive type of manliligaw. Kasi hindi talaga ako aggressive. 'Di ba? Hindi ako yung mabilisan. Ako gusto ko yung kinikilala ko rin, kinakaibigan ko muna. Sasabihin ko sa iyo na nanliligaw ako, pero hindi ako yung kailangan by next week or kailangan by next month na pauo na kita. Diba? Well, everything is up to you sa nililigawan ko. Hindi ako yung nagmamadali na hindi gusto ko na siyang ano eh. Okay nga lang sa akin, Bea, sa totoo lang, no? Yung meron akong kasabay mula kahit noon pa. Diba? Kahit noon pa, yung meron akong kasabay na manliligaw. O sige, parang sa akin, sige. Maganda rin na meron kang napagko-compare-compare. Pero wag naman yung ano, nato-turn off naman ako sa babae na in-entertain na lahat. Diba? Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Kasi meron akong tatlong kapatid na babae. And we don't encourage them na kung may magkasabay man, okay lang. Pero kung isa, dalawa, tatlo, apat, lumampas na sa apat, yung sabay-sabay, abang ganda mo naman. Diba? Teka lang. Sisitahin na yan. Diba? Hindi mo na ikinaganda yun. Diba? Kaya hindi ka mabagal. Okay? Mabilis lang sila. Hindi. Hindi ka mabagal, hindi ka lang talaga aware sa hindi lang nataon. Ano ba yung ibang nangyayari sa buhay ni Shara. I mean, that's already a proof, Popoy, na hindi naman talaga sila close. Na alam mo yun, Tonyo, ikaw eh, suki lang ni Shara, tapos bigla kang mag-appear bilang manliligaw agad-agad. Kasi nga, hindi ka aware kung ano yung mga nangyayari. Parang wala kang binanggit na magka-text sila, Popoy. I mean, that's like the first start of, you know, getting to know na ini-entertain ka talaga ng babae. So, alam niyo guys, reality check lang tayo dito bago tayo, alam mo yun, sumugod sa isang gyera, basta-basta. Ang isa pang tanong niya, Popoy, ano kaya ang pwede kong ginawa para nagwagi ako kahit papaano? Well,
That's it. Walang tamang sagot dun kasi Kokoy, eh, no? You already did what you can do. It just so happened na you were late. Alam mo yon? Parang marami ng ano, meron ng nauna doon sa kaya siya. Mm-hmm. So walang tamang kasi hindi ko rin naman Bea, kung maayos na babae naman si Shara, hindi ko naman iisipin lahat na naghatid sa'yo, humahalik na ganun, yumayakap ng ganun. Ibang usapan naman yun. Di ba? Hindi naman yata. Tama sa pagkakakwento mo sa amin, sa pagkakadescribe mo kay Shara, maayos naman siya, di ba? Tumatambay siya sa'yo, nakikipagkwentuhan. Pero ano mo, wala, nauna lang. Di ba? Matagal, meron na rin silang investment. And don't even think also, ha, sa mga katulad ni Tonyo na, kasi ang dala ko ay isaw lang. Kasi ang kaya kong i-offer sa kanya ay ganito lang. Yung iba nga, pa soft drinks lang or pa fishball. No! Wala yun dun. Sinasabi ko sa inyo, wala yun dun. Meron nga akong kakilala, Bea, no? Ang kasabay niya sa paniligaw de kotse. Maganda yung trabaho. Siyempre, ang bouquet of flowers, tila hindi lang basta kung saan-saan kinuha. Pero ang pinili, yung simpleng kaibigan ko. Di ba, na nagko-commute lang siya. Di ba? Tapos, minsan, nagtatanong pa sa akin noon, nung mas bata pa kami, ano bang tsokolate yung pwede kong ibili? Kasi may naipon ako eh. Sabi ko, yun na lang tama. Tapos, ilibre mo na lang, ganyan. Eh, saan na lang? Sa fast food na lang? Okay lang ba yun? Kasi may kasabay ako, kaya siyang ano, siguro sa resto, di kotse yun, di ganyan. Hindi, kung saan lang kaya mo. Diba? No pretense. Diba? No pretensions. Diba? Yun yung sabi ko, kung saan lang kaya mo. Alam mo, naging sila. At mas masaya silang magkasama ngayon. Kaya sabi ko, kung magawag mo ng, kung hindi mo kaya, hindi. Kasi kung gugustuhin ka talaga ng babae, kahit ano pang iharap mo, kahit wala, kahit ikaw lang mismo, di ba? Your presence is enough para sa mga kababaihan. Tama ba, Bea? Alam mo, iba yung saya na ano eh. Kasi, iba yung saya na gusto rin kita, kahit alam ko naliligaw ka, pero dahil ikaw yung kasama ko, okay lang mag-commute tayo. Anin ko naman yung de-coaching nga. Hindi ko naman siya masyado gusto. Medyo mahangin, medyo mayabang. Totoo ganyan. Yan! Oo. Alam mo, sa totoo lang, it's all about the personality. More than the pera. Kasi ako din, Popoy, ang dami din pumorma sa akin na, alam mo yon, madatong, may pera. Pero alam mo yun, walang dating, walang spark, walang personality. At saka kung yung sanang iisipin na ang mga babae, habol, pera, looks. No. Kasi, hello, ang dami dyan na wala namang masyadong pera. Pero alam mo yun, napakagaling sa pagdating sa pagjo-joke, napakagaling magpatawa, life of the party, ganyan-ganyan. Pero napaka-pogi, di ba? Pagdating sa paningin ng babae. At saka, alam mo, Popoy, eto ha, nabanggit kasi ni Tonyo dito, na nagbaon din ako ng mga galawang Popoy. Kaya alam mo, alam na kung bakit hindi sabi niya, ang dami kong baong jokes. Naku, ayun na nga bang sinasabi natin, Popoy, no? Kaya, that's another sign why you failed, Tonyo, no? Why you gagawin mo lang kasi yan, Tonyo, kapag kayo na. Kapag kayo na. Pero kapag hindi pa kayo, huwag mo munang ilalabas yung mga ganyan joke ni Popoy. Huwag mo na. Naku, sinasabi ko sa'yo. Talagang ano, yan yung pansira ng relationship. Yung mga joke ni Popoy, panira ng relationship yan eh. Hindi pambuo yan eh. Hindi pambuo yan. Pansira yan. At saka ginagamit yan pag tanggap ka na. Pag yung hulog na sa'yo, para wala nang ano mo yun, wala nang bawian. Doon nilalabas yun. Okay? Kaya, Now we know why you failed. Pero, hindi, pero talagang ano, medyo ume-effect talaga yan, Bea. Kahit na noon pa, yung marunong ka magbiro, yung humor. Di ba, you don't have to overdo it. Di ba? You don't have to imitate someone. Di ba? Basta ikaw may humor sa katawan. Di ba? Kaya mong tawanan yung isang maliit na pagkakamali mo. Di ba? Yung isang bagay na simple lang naman, walang ma-offend na iba. Kung talaga nakakatawa. And that's gusto ng mga kababaihan yung ganyan. Okay? Basta wag mo lang i-overdo. Pagka-corny na, don't make it cornier. Oh.
Ganun lang. Core, hanggang corny lang tayo. Hanggang corny lang. Some dignity for your for yourself and respect. Self-respect. Yes, kasi haharap ka pa sa kanya bukas. Oo, kita mo ko dito na, kumbaga nahihiya ako kanina, munti ko nandi ituloy kasi gusto kong mag-emergency leave dahil dun sa joke ko kanina. Kinalimutan ko na nga yung joke ko eh. Kasi ayoko na talaga siya maalala. Talent din yun, Bea. Talent din yun kapag kasablay yung isang joke. Talent din na, oops, ano yun? Sinabi ko ba yun? Yung selective amnesia, kung tawagin. Popoy, you have to give credit na rin sa akin, sa producers natin, sa lahat ng mga taga-MOR to tolerate you. Kasi we accept na who you are, what you are, and until what level you can be. Maraming salamat. Dali. Magsisikip lang ako ng ano ha. Medyo maluwag talaga kanina. Medyo maluwag talaga. Pero hindi, alam mo Tonyo, ikaw na rin ang nagsabi. Alam mo naman na darating din sa iyo eventually yung taong para sa iyo. Kaya this is the perfect time na yun yung i-apply mo. You have to learn how to move on na, lalo na kung nakita mo na masaya na si Shara dun sa bago niyang jowa. Huwag ka na masyadong mag-dwell kasi sa nakikita ko naman, hindi ka pa totally nag-i-invest talaga ng emotion and everything. Kasi paumpisa ka pa nga lang eh, di ba? Pera meron na, Bea. Mahal yung bouquet ng flowers ngayon sa Dangwa. Can we do? Diba? Mm. What can we do? Bigay mo na lang sa nanay mo. Sa nanay mo na. Pwede. O kaya itanim mo. Naku, itanim mo na lang. Baka sakali may pag-asa pang lumago yan. O diba? Nang matuwa naman yung nanay mo. Diba? So, wala talaga. Tonyo, yun lang mabibigay namin sagot sa'yo. And you can start to move on. Don't dwell on it. Kasi kaya nga na sinabi mo, alam mong darating din yung para sa'yo. At yun naman ang totoo. Hindi man si Shara, you know, someone. Special or ordinary? Someone. Diba? Pero hindi, magiging special yon. Ganyan naman tayo. Eh. I mean, pagdating an ordinary stranger can turn into your special someone. Diyan naman talaga nag-umpisa ang lahat. Kaya sa pag-iikot mo, sana may makita ka, sana may makilala ka, ipakilala sa'yo. Pero sa ngayon, you have to be emotionally ready of course, dahil suki mo si Shara. Diba? May chance na bibili sila ng jowa. Nako, ito pa Tonyo ha. Pagkain niyang ano mo, wala, huwag kang magdadala ng betchin. Wag. At saka, Tonyo, pakilayo yung mga barbecue stick ha. Oo, huwag mo masyadong, baka mamaya pagka, madiretso mong pagkain. Tsaka marami naman beyang ano, marami naman mga kanto kung saan na marami pa rin bibili sa mga produkto mo. I-explore mo lang kung saan yun. Baka mahina naman talaga dyan kay Nashara. Oo, mahina. Kung doon ka pumeso sa kabila, mas maraming bibili. Ayun. Oh, usog ka lang ron. Correct. Oh, wag ka na rin lingon ng lingon. Yeah. Pero ito, si Riven, maraming salamat sa yung mga sinend ng mga pa-stars. Ayan, at wow. Sabi niya, lonely no more. Ayan, sad boy is real. Tara, shot puno, pre. Yung isaw mo na lang ang tuhugin at lap-lapin natin. Oh, sasamahan ka raw ni Riven. Oh, salamat. Tahugin, laplapin, sopsopin, ganyan. Sabi ni Jenny Parker, nako DJ Popoy, sa panahon ngayon, hindi na uso yung basta presence lang. Minsan, ano, pera-pera naman pag may time, pandemic na, uy, grabe ka naman, Jenny Parker. Hindi lang presence, effort, it doesn't necessarily mean pera. Effort, it means, Sabi niya, Sir Gonzales, masasabi ko kay Tonyo, maraming salamat sa pagsulat mo. Ang dami ko na isulat na payo galing kay Popoy. Oh, thank you naman sa Seryo, nagte-take notes. Diba? Seryo? Biruin mo, kahit yung misfortune mo, Tonyo, ay naging daan para may matuto. Diba? May mga matuto pa sa kung paano nga ba dumiga, papaano lumigaw, dumiskarte. Ayan, sa simpleng paraan lamang naman. Popoy talaga. Okay. Sana seryo, what not to do ah, yung nakalista. Uy, hindi yung what to do ah. Grabe to si Bea. Alam mo naman ako, hindi naman ako maligaw. Popoy, hindi nga ako nagtatanong, tatanong lang ako ng oras. Sinagot ako, kami na raw. Eh. 'Di ba nga? Ano nangyari? Anyari? Ana. Ganyan 'yung nagtanong lang ako, Bea, sabi ko, sandali. Anong oras na nga? Alas 2 na.
tayo na? Sabi, oh, sige, tayo na. Ayun na, ganun. Ganun ako magtanong minsan. Sabi ko, Pamina, nagtanong lang ako ng oras. Oh, tayo na. Tumayo na eh. Sabi, tayo. Tayo na. Tayo na. Tayo na, sabi. Mga kapamilya, dyan na nga po natin tatapusin ang ating magandang Lunes kesa magtuloy-tuloy pa ng pagkasira. Alas dos na po. Tayo na. Alam mo? Tayo na, tayo na. Alam nyo, yun talaga, mga kamarkada, ang totoong dahilan kung bakit madalas ang suot ko dito sa Dear MOR ay black. Kasi palagi akong nakikiramay sa pagkamatay ng joke. Ng mga joke. Okay. Tama na, Bea. May mga anak ako. May mga anak ako, Bea. Ayoko namang madamay pa yung mga anak ko nang dahil sa mga joke ko. Ako na magtatanong sa'yo, ha, kesa ikaw magtanong sa akin. Anong oras sige na, Popoy? Alas dos na nga, eh. Alas dos na. Alas dos na, 2 minutes ago. 2 minutes ago, alas dos na. Alas dos pa lang? Huwag kang kumeme. Alas dos pa lang. Alas dos. Eh di alas dos. Ano? Bea, tayo na? Ano? Tayo na? Tayo na! Oo, tayo na, ha? Tita nyo? Pero inyo, tinanong lang. Tanong lang ng oras, kami na raw. Pero huli ka na. Bukas ulit, magkita-kita tayo. Kung kakayanin pa ho na mukha ko. Ayan, na makaharap sa inyo. Okay, pero bukas, Tuesday, samahan niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako po, si Gorgeous B, Bea. Lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, utang na loob, pwedeng, please, ha? Kung masaya ka, be happy. Kung hindi ka masaya, just be happy. Ano, gusto mo malungkot lang? Happy Monday! Bye-bye!